Maraming hindi pamilyar sa pangalang Marlon Tapales, ang tinaguriang Maranding Nightmare. Ang dating naging World Bantamweight Champion ay hindi naging kasing ingay at kilala na mga pangalan nakatatak ngayon sa isipan ng mga sumusubaybay, lalo na sa mga casual na manonood ng Philippine Boxing. Pero ang ugong ng pangalang Marlon Tapales ay may pag-asang umalingaw-ngaw muli sa pakikipagtag-isa nito ng kamao sa number 3 ranking super bantamweight fighter ng Japan, ang pinansagang crush boy na si Hiroaki Teshigawara, para sa isang IBF World Title Eliminator. Balak bawiin ng pambato ng tubod, Lanao del Norte, ang pagkadapa nito sa isa ring Japanese fighter, at patunayan na ang mga tiniklop nitong Hapon sa karera nito sa pro boxing ay hindi tsamba. Samantalang hindi naman balak maging parte ni Teshigawara na maging isa sa mga pinahirapan Japanese fighters at pinasuko ng Pinoy. Ngunit anong klaseng laban nga ba ang ipapakita ng isang Marlon Tapales sa pagkaharap nila ng Hapon, at mapatunayang may ibubuga ang kalibre ng Maranding Nightmare pagdating sa world stage? Sa mga hindi pa kilala si Marlon Tapales, kung makikita mo ang mga galawan ng Maranding Nightmare, grit and grind na masasabi ang kanyang estilo. Sa mga nakakalaban ni Tapales, ang palagi ang pressure na ang madalas ipinapakita nito sa sagupaan. Kapag di kitang laban ay tila mas ginaganahan pa nga ang isang Marlon Tapales. Pagkabat parang bara-bara ang pagbato nito ng left and right punches, hindi rin dapat baliwalain ang impact ng punching power nito. Ang harapan nitong approach ay nakakalaban na masasabi natin isang kahinaan nito. Imbes na atrasan kasi ang nakakasuntukan, ay lalong nagiinit ang dugo ng Maranding Nightmare. Kaya naman kadalasan napapatamaan nito ng suntok na pwede naman iwasan. Kaya sa tatlong talo ni Tapales sa karera sa pro boxing, ang dalawa dito ay napunta sa pagpapatumba sa Pinoy. Hindi biro ang naging paglakad ni Tapales para makakuha ng kanyang unang world title. Ang kanyang pagkapanalo ng WBO Bantamweight title noong 2016 kay Pung Luang Sorsingyo ng Thailand, sa harap pa mismo ng mga kababayan nito, ay hindi basta inihain lang kay Tapales. Umalik muna ito ng dalawang beses sa lona bago nagawang patumbahin ng Thailander sa round 11. Ngunit ang sanang depensa niya sa corona ay agad napati matapos itong sumobra ng timbang. Kaya ang sanang depensa sa titulo at ikalawang hapon na tinaga sa TKO ni si Shohei Omori ay parang mas umupak pa sa Pinoy boxer. At parang minamalas si Tapales pagdating sa kalabang Hapon, nang talunin nga ito ni Rizuki Iwasa sa round 11 ang laban nila para sa IBF Interim World Super Bantamweight Champion. At ngayon nga ay nabigyan ulit siya ng pagkakataon sa isang eliminator match para maging mandatory challenger sa titulo ng IBF sa 122 pounds. At ngayon nga mga kabrader, ay masusubukan na ang tunay na kakayahan ni Tapales kung mabibigyan ba niya ng bangungot ang makakadikdig ang Hapon at masungkit ang chance ang muling masukbit ang inaasam na muling pagbangon at paging world champion. Marlon Tapales laban kay Hiroaki Teshigawara. Bago natin mapanood ang laban ng dalawa mga kabrader, balikan muna natin ang naging sagupaan ni Tapales at ang Japanese fighter na si Rizuki Iwasa para sa IBF Interim World Super Bantamweight title. Makikita na agad natin ang pagiging instigator ni Tapales sa laban. Haymakers agad ang mga ibinabato nito kay Iwasa. Habang ang Hapon naman ay kumakapa muna sa ginagawa ni Tapales. Magandang pamigil na momentum ang ginagawang clinching ni Iwasa kay Tapales. Hindi makabuelo ng Stone Pinoy boxer dahil sa naiyayakap agad siya ni Iwasa.
Dito nagiging kahinaan ni Tapales ang masyadong panggigigil sa laban. Imbis na lumayo muna at mag-adjust sa galawan ng katunggali, ay nakatuon lamang ang pansin nito sa pagsugod at pagbato ng suntok. Na kahit wala na sa forma ay pilit na ipinupukol sa kalaban. Kaya naman ang resulta ay ang mga kagaya nitong aksidente na pwede naman na maiwasan kung planado ang mga galawan nito. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like. Isa rin napansin ko mga kabrother dito sa laban ay parang habol-hilingan agad si Tapales. Kaya kitang mas dinodomi na siya ni Ewasa kahit di kita ng labanan. Mas pulido na ang game plan ni Tapales at hinayaan mo nang si Ewasa naman ang sumugod sa laban. Tuloy ang pagdomina ni Ewasa sa bakbakan. Ginagawang target practice ang katawan ni Tapales. Si Tapales naman, halatang hirap kay Ewasa kahit sumasabay pa ito sa salpukan. Dala na rin siguro ng pagod, kaya hindi magawang makabawi ni Tapales sa mga kumukonektang sapak ni Ewasa. Pagkatras na lamang ang tanging magagawa niya sa ngayon. Puso at determinasyon na lang ang namamayani kay Tapales. At dahil dito, nagawa pa niyang magpatama ng isang kanan kay Ewasa.
ayaw bumitaw at laban lang para kay Tapales, na nakakonektang muli ng isang uppercut. Ang kaliwa di iwasa, ang tuluyan nagpaupo kay Tapales na natanggap ang unang pagkatalo mula sa isang Japanese fighter at ang ikatlong pagkabigo sa kartada nito. Naudlot rin ang unang hakbang sana ni Tapales para muling maging world champion. Mga kabrother, sunod naman nating panoorin ang nangyaring bakbakan sa pagitan nila Marlon Tapales at Hiroaki Teshigawara. Kawalang respeto na agad ang ipinakita ng Hapon nang hindi mag-touch gloves kay Tapales. Nagpapalitan muna ng mga paramdam na jabs ang dalawang boksingero. Hindi agad nakabalik ang depensa ni Teshigawara, kaya nasa pool ng isang kanan ni Tapales. Kalkulado mga galaw ni Tapales sa laban na ito. Hindi basta sumusugod na makikita sa mga laban niya noon. Nagulantang na naman si Crush Boy sa isang right hook ni Tapales na nakaamoy na ng dugo at nagsimula ng pagganahin ng mga kombinasyon. Wala nang sinayang ng mga sandali si Tapales at binayong muli ng mga kamao si Teshigawara. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Napahiga na lamang ang Hapon sa lona sa mga natamong suntok at tila gusto nang bawiin na naging asal ito kay Tapales. Sa ikatlong bagsak nito, ay tuluyan ng itinigil ng referee ang laban at ideklarang panalo si Tapales via KO. Mga kabrother, sa mga napanood niyong mga laban, sa tingin niyo ba ang tipo ng boksingerong katulad ni Tapales ay posibleng maging world champion under 122 pounds? Kung umabot ka sa dulo ng ating video, i-type mo na yan para ating mapag-usapan.
ka, brother!